Hi, welcome to my channel. Pinay TV America here. Nandito na naman ako, guys. Bumabalik na naman ako at magsishare sa inyo ulit. Ngayon ay araw ng Huwebes, Thursday. Ito yung araw na paliguan ko yung aking pasyente. But before that, magpapasalamat ako ulit sa lahat-lahat ng suporta na inyong binigay sa akin. Kung wala kayo, wala ako dito ngayon. Maraming salamat at higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ay tayong lahat ay binigyan ng magandang kalusugan. In spite sa pandemic ngayon, okay ang ating mga kalusugan, binibigyan niya tayo ng chance na makapagtrabaho at makatulong sa mga taong nangangailangan, lalo na sa ating pamilya. O higit sa lahat, makakasurvive tayo. Ngayong panahon na to, it's so sad, mga kapatid, mga ka-vloggers. This is not a joke. Kasi alam mo, mas lalo tayong ngayong panahon na to, minsan palagi na lang natin iniisip na ako. Mas magaling ako, mas mabait ako, mas masipag ako. Yung mga attitude na ganyan ay hindi maganda. Kailangan titingnan natin ang side ng iba, huwag tayong magiging one-sided. Kasi kailangan tingnan din natin na bakit? Bakit kaya siya ganun? Bakit kaya ganun na lang siya? Hindi ba may mali ba? May mali ba sa mga sinasabi ko? Or may mali ba sa mga ginagawa ko? Or may mali ba sa lahat ng mga pinapakita ko sa kanya? Kasi iniisip kasi natin ng tao, ganito ang gawin mo. Gusto na lang natin na lahat ng gusto mo ay gagawin ng iba. Hindi pwede yun. Kailangan titingnan mo rin kung bakit nga nagkaganyan. Kailangan may sarili tayong prinsipyo. Mabata man o mamatanda, irerespeto natin yan. Hindi pwede na porque tayo matanda, sasabihin natin, kailangan mo akong irespeto dahil matanda ako. Hindi pwede yun. Kung mali ka ba naman, hindi naman pwede susundin yun ng bata. Kailangan talaga titingnan mo rin ang sarili mo. I-check mo rin ang sarili mo bago mo ipasunod yung gusto mong mangyari. Diba? Ganun lang yun. Ganun nga. Kailangan talaga nating irerespeto kahit bata man ang ating ano. O kahit sino, ang mga kaibigan natin, kailangan nating i-respect at pakingganin natin sila. Hindi pwedeng tayo na lang ang mapapakinggan. Kailangan din natin pakinggan ang mga ano nila. At titingnan natin maigi, may itulong ba tayo? Hindi yung sasabihin mo na kasi ganito ka. Dapat ganito ang gawin mo. Tingnan mo ako. Ganito ang ginagawa ko. Hindi yun ganon. Kasi parang ang iniisip mo ay sarili lang, ang tawag doon, yung parang sarili mo lang kapakanan ang iniisip mo. Oo nga, sabihin mo, ay kasi gusto ko kasi siyang mabago, hindi mo pwede siyang mabago kung gano'n na siya. Pero, ganito, let's put it this way, bigyan natin siya ng good example. Kasi, kung makita niya ng good example, kahit wala kang sinasabi, yun, tiyak na kagayahin niya or tiyak na maka-learn siya ng lesson. Rather than ikukurek mo nang ikukurek yung mistake niya na hindi mo nga mismo makurek yung mistake mo. Ganon yun. Correct your mistake first before you correct others. And be a good example. Yun. Ganon yun. Correct your mistake first before correct others and be the good example. Yun. So, mga kapatid, mga ka-viewers, mga pamilya, kapamilya ko sa vloggers,
Siguro naiintindihan natin lahat kung gaano kahirap ang mga buhay-buhay. Alam mo, sa akin ngayon, masaya ako. Kasi, kahit papano, nakapagsumbong at nakapagsalita ako sa sarili ko dito sa harapan ko ngayon sa telepono ko. Parang sira. Pero at least, nakapagpalabas ka ng sama ng loob. Kung may mga sama ng loob or kung masaya ka man, na-express mo yung feelings mo. Kaya nga ganon, minsan, mahal na mahal mo ang isang tao, pero mahirap talaga intindihin din. Mahal mo siya, pero ang hirap talaga na to the point na he get to your nerves, you know? She got to your nerves. It's really hard. But, yeah, you have to understand them. Kailangan na anuhan, habaan ng pasensya. Kailangan talaga habaan ng pasensya. Ulitin ko, guys, if you really want someone or somebody else na ma-change, kunyari ikaw yung nanay sa pamilya, ikaw yung ilaw sa pamilya, yung mga anak mo, gusto niya na, gusto mo yung mga anak mo na magiging good person in the future na lumaki sila, or mga pamangkin mo, or kung ano man yun na nakasama mo sa bahay, before mo sabihin yung gusto mo mangyari sa buhay mo, ipakita mo muna kung may mistake ka, correct your mistake first before you correct them, and be a good example. Yun ang palagi kong ulit-ulitin. Kahit sa sarili ko, if I want yung anak ko na magiging good son for me in the future, at gusto kong irespeto niya ako, kailangan irespeto ko rin siya. Alam niyo naman, guys, ang mga bata ngayon, new generation, ang hirap sabayan, pero kailangan mong sabayan sila para makaintindihan kayo. Hindi yung sabihin na bawal manood ng TV, bawal mag-computer, bawal mag-telepono. Siyempre magagalit yung mga bata. Diba? Kailangan din, imit mo sila. Imit mo sila in the middle. Kailangan mo rin silang pagsabihan. Pero hindi mo pwedeng sabihin na ganito, 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 ganito. Maa-annoyed sila. Kaya kailangan, irerespeto mo sila. Correct your mistake first para makita nila na talagang ano. Correct your mistake before you correct them, and be a good example. Yun. Maraming salamat sa lahat-lahat ng nanonood, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe. Pag nagustuhan man ninyo itong content ng aking video, ng aking upload ngayon, please like, share, and subscribe. And huwag niyong kalimutan pindutin yung tiding, yung bell na nasa baba, para magtiding-tiding siya, para malalaman ninyo na ang next upload ko. And again, maraming salamat sa inyong lahat. Kung wala yung suporta niyo, wala ako dito ngayon. Tampos akong pagpapasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless you all, and stay safe and stay healthy. Love you guys.